guys, ngayong araw, isa na naman pong taga-QC ang graduate sa ating TDFI course. Ngayon, alamin po natin kung ano ang mga naging journey niya inside TDSI. I would like to introduce to you Sir Anthony Aldaba. Hi, Sir Anthony! Hi, ma'am. Good morning po. Good morning, everyone. Good morning. Sir Anthony, can you tell us more about yourself para makilala ka rin po ng ating mga kapwa thinkers? Ayan, okay. So, again, good morning, everyone. So, I'm Anthony. So, currently, I am employed sa corporate world. So, I have a day job. And I'm married and have 2 kids po. Dito po ako taga sa Quezon City near Timog GMA. Ayan. So, sir, prior TDSI po ba, is meron ka na pong background sa pagtutrade? Well, actually, nag-start yung trading journey ko way back 2014-2015. So, ito yung time kasi na bull market. So, marami sa Facebook page na naglalabasan. So, kumbaga ma-entice ka na subukan yung PSEI. So, kasi parang ang daming kumikita. So, doon nagsimula ako sa trading. So, kasi noon kasi, ma'am, para kasing, di ba, kapag PSEI, ang notion noon, bumili ka lang ng blue chips, kikita ka na. So, ganun lang. Doon lang ako nag-start. So, wala namang formal schooling. So, ganun lang ako nag-start na mag-trade na. So, sir, how did you learn about TDSI naman? Okay. Nakita ko yung TDSI, ma'am, since nag-start na ako 2014. Pero nung bandang 2018-2019, nag-start ng mag-bear market eh. So, kumbaga nakikita ko parang natatalo na rin ako. So, nag-pop up lang sa Facebook page ko yung dating group nila, Ma'am Lioness. Eh. So, doon ko lang talaga nakita po, ma'am. Doon sa TD, doon nyo po nakita yung course na TDSI and you decided to join TDSI. Correct, ma'am. Correct, ma'am. Kumbaga, naging follower ako ng group since 2019, ma'am. Tapos, nag-evolve yung group. So, dito ko na rin nakita yung TDSI, ma'am. So, sir, why did you join TDSI and what were your expectations upon joining? Well, ako, ma'am, nag-join ako since, kumbaga, siguro lahat naman din tayo as an individual, parang we wanted to have an extra income eh, di ba? So, kumbaga, yung trading kasi, it's like a business for me. I treat it as a business and pwede ka mag-trade at your own time eh. So, yung expectation ko talaga dito is yung matutunan talaga yung trading, hindi na lang kumbaga chamba-chamba trade. Kasi since nung nag-start ako sa PSEI, bibili lang because merong news or tumaas or umakyat. So, kumbaga gusto ko talaga magkaroon ng formalized na learning kung paano talaga ina-approach yung trading, ma'am. So, ngayon sir, na-part ka na ng TDSI, ano po yung experience nyo as a TDSI student? Yung experience, ma'am, was really great since i-guide kasi talaga dito hanggang sa pagbukas ng broker, anong gagawin mo, paano mo sisimulan yung trade, anong gagawin mo during and after the trade, and hindi ka talaga nila pababayaan dito, ma'am. I-guide ka talaga nila step by step. At so yung mga activities nyo inside TDSI course? Well, yung mga activities dito is meron tayong mga online courses, ay mga online learning materials, and meron tayong mga weekly, kumbaga weekly online meeting, parang ganun din. Kumbaga nagkakaroon tayo ng mga catch up every weekend, and the good thing about it, kasi recorded siya, especially those na merong day job na hindi ka makahabol or maka-join doon sa mga live Zoom sessions, so kumbaga pwede mo siyang ma-review during your free time, ma'am. So, ano naman, sir, yung TDSI program para sa iyo? Well, ako, ma'am, it's more than a program or it's more than a group. Kasi ako, nakikita ko, para siyang virtual family, virtual trading family for me. Since, naramdam ko talaga yung sincerity ng buong grupo, especially kay Ma'am Lioness, yung kumbaga yung vision niya na i-impart kung ano yung mga na-experience niya at kung ano yung trading. So ako doon akong nagpapasalamat sa grupo na to na it's more than a virtual trading platform or virtual trading na grupo. It's a family for me. It's a virtual trading family for me, ma'am. Ano naman po, sir, yung 3 best things na natutunan niyo po sa TDSI?
ako yung mga natutunan ko dito is first is yung paano ka mag-open ng account. Kasi tuturuan ka from step one eh. Hindi kasi siya, kumbaga kung isi-self-learn mo siya, pwede kang maghamali sa step one pa lang eh. Di ba? Sa pagpili ng broker, kung paano siya i-approach. So, dun pa lang malaking tulong na yun eh. And then yung step, yung pangalawa is, yung merong nag-guide sa atin. Iba rin kasi na kumbaga binabasa mo lang, iba pa rin yung merong kang kausap. And then yung last thing about being TDS I realize na trading is more than executing the trade. Tinuro dito sa TDSI kung ano yung gagawin mo during and after the trade. Yun kasi yung missing piece eh. And hindi naman sa ipopromote ko yung bootcamp, pero ang laking tulong din kasi nung bootcamp eh. Kumbaga yun yung magsosolve nung missing piece eh. Kasi kung i-connect ko siya, yung Berserk Strategy, TDSI, and the bootcamp, ang ganda ng combination mo eh. Kumbaga, connectado talaga siya eh. Hindi ko lang siya ma-explain further, pero alam ko na intindihan niyo po na yung Berserk, TDSI, and the bootcamp, ang gandang combination. Kumbaga talagang magkakaling kasi lahat ng mga courses. Correct, ma'am. Correct. So, sir, hindi ka ba natakot? Kasi, syempre, international market na to, global market na to eh. Diba, sabi mo nga sa PSE, naranasan mo talaga yung bear market talaga. Eh, ngayon, international market na. Hindi ka ba natakot mag-trade dito sa global market? Definitely yes, ma'am. Natakot po ako. That's why, kumbaga, na-join ako dun sa course dahil naniwala talaga ako or nakita ko kasi yung sincerity na ituturo kung ano yung mga dapat gawin. Then, eventually, kasi nandun talaga yung takot, ma'am, hindi mo alam eh, dahil ang bilis ng fluctuation ng market. Anytime, pwedeng ma-wipe out yung BP. However, dito naman po, i-guide tayo na hindi ma-wipe out yung BP natin and kung paano talaga tayo kikita sa international market. So, at first, yes, ma'am, siguro normal naman talaga na matakot. Pero, dahil dito sa program na to, kumbaga, i-guide talaga tayo eh. Meron kang kasama or katuwang along the way, ma'am. How about your schedule, sir? Hindi ka ba nahihirapan sa schedule mo sa pag-trade dito sa global market? Well, the good thing about sa global market, ako ma'am, employed ako. So, I have a day job. So, ang kinaganda dito is 24/7 naman ang global market eh. So, ginagawa ko to usually pag-uwi ko. So, sa gabi ako nagte-trade. So, for me, yun ang kinagandahan compare sa PSEI na conflict doon sa kung lahat tayo. For example, kung meron tayong mga day job na ginagawa sa umaga, yung PSEI talaga magko-conflict sa schedule eh. But sa international market, yun po yung kinagandahan, ma'am eh. So, pwede kang mag-trade at your own pace, 24/7. So, aside na sa sinasabi mo po na yung time na kinagandahan ng global market, ano pa po yung sa tingin nyo na kinagandahan ng global market compared dito sa PSE? Ayan, okay. So, ma'am, kasi sa PSEI, right now kasi nasa bear market tayo and hindi ganun ka-volatile yung merkado. Kumbaga kasi if we are going to do scalping, kailangan talaga liquid yung market eh. So, yun po yung nagustuhan ko po dito and to connect yung sa Berserk strategy or sa strategy na ginagamit natin, mas fit talaga siya na kailangan liquid yung market po. So, yun po yung talagang nagustuhan ko sa to be exact yung Forex po. And kasi syempre dito sa ating global market is mas maraming additional features compared dito sa local market. Correct, ma'am. Ang kinaganda rin talaga sa international market, ma'am, masiset mo talaga yung kumbaga yung stop loss mo agad eh. Pagpasok mo palang secured ka na hindi ka mawa-wipe out, ma'am eh. Unlike sa PSEI, kailangan mong i-monitor eh kung lugi ka na ba or kikita ka ba, something like that, ma'am. Sir Anthony, can you tell us about yung mga trades that you make po? Actually, yung mga trades ko, ma'am, nothing fancy at all. Parang sinusunod ko lang talaga yung instructions. Kung kailangan i-short, i-short. Kung kailangan i-long, i-long. Tapos kung kailangan umexit, i-exit siya. As in, ganun simple, ma'am. But, again, nung na-mention ko earlier,
trading is more than executing the trade. Eh. So, ituturo dito sa program is kung ano yung gagawin mo during and after the trade map. Ano po yung pinakamalaking losses and winning trades mo po? Okay. Punta muna ako dun sa losses. Ma'am, yung losses ko po, the good thing, hindi po ako nakaabot ng kilos plus natin. Kasi yung kilos plus natin, binababaan ko pa po yun. Eh. Meron akong kumbaga self kilos plus. Kasi mas kumbaga yung disiplina, actually ang kalaban mo talaga dito sarili mo, yung disiplina, binababaan ko pa po yun. Eh. So yung mga loss ko, ma'am, very minimal lang po siya kung ano yung kaya kong itake. And yung winning ko po, ma'am, kasi hindi naman din po ako nagdagdag ng buying power ko. So, yung winning trade ko, ma'am, meron akong 1 week, ang malaki na po, parang $30. Kasi nga, ma'am, maliit lang naman talaga yung BP ko. Pero, ako, I'm happy, ma'am, dahil hindi na wipe out yung portfolio ko, eh, yung BP ko. Eh. So, kumbaga, I'm doing this parang baby steps siya. Eh. So, hindi naman ako kasi pwedeng, ma'am, tumalon agad na parang ito na yung gusto kong kitain. Pero, yung pinasok ko talaga dito, yung disiplina, ma'am, eh. Tsaka yung learnings talaga na matutunan mo. Siyempre, sa umpisa kailangan slowly muna, di ba? Di naman, kaya na pumasok ka sa trading na to, kailangan eh, ang kikitain mo kagad is thousands. Siyempre, nakaliit lang muna din tayo ng lot size para to train. Baga, di ba? To train and to learn yung sa mga traders natin. Correct, ma'am. So, Anthony, how did you deal naman po dun sa mga losses po that you've made? Actually, ma'am, siguro as a human being, parang syempre, during the course, diba, tinuturo talaga na yung winnings, wala ka talagang emotions. Eh. Yung losses talaga, mamasakit talaga. Eh, diba? Parang nalulugi ka. Eh. So, ako for me, nagre-regroup talaga ako. Eh. Binababaan ko po yung kilos plus ko, tapos magre-regroup talaga ako. Disiplina talaga siya. Eh. Wag na wag po talaga tayo magre-revenge trade. Eh. Kapag nag-revenge trade ka, ma'am, wala. Ang sama na ng mga trades eh. So, kailangan talaga yung discipline. Eh. Yung disiplina dito. Kailangan mo mag-regroup. Kailangan mo mag-regroup and then you need to move forward. Correct. Totoo naman. And sir, ano naman po yung mga mistakes na nagawa niyo po sa pag-trade and paano mo siya na-overcome? Well, ako for me, ma'am, siguro newbie mistakes. When executing the trade, ma'am, hindi ko, di ba, kailangan natin i-type kung ano yung, kung saan ka papasok, kung saan mo i-short or saan mo i-entry. Pero kasi ako, kiniklik ko na lang siya dahil na-excite na ako mag-trade. Pero dahil nga sa sobrang bilis, minsan pag-click mo, iba yung price na nabibili. So, kumbaga, very minimal lang yung naging mistake ko. And kung ano pa ba yung mga mistake ko, is sometimes kasi subconsciously napapa-revenge trade ka. So, kung alam ko na yung pangalawa kong trade, kunyari talo, tapos yung pangalawa, alam ko, revenge trade. Ma'am, kinabukasan na ako ulit mag-trade. Sabi ko, mali na itong ginagawa ko eh. So, ako yun lang naman po. And, yung pagpili ng pair. Kasi dati, kapag lumabas na yung signal, entry na ako. It's either issue short or ilolong. Pero ngayon, mas pinipili ko na yung mas swabe. Kasi dati, kahit crooked siya, sige, paso, merong entry eh. Pero ngayon, kumbaga, nagmamature din, siguro tama din po yung na-share ni Ma'am Lioness, eventually, it's a journey po talaga siya. Magmamature ka eventually as a trader, ma'am. Kumbaga, parang nasasanay ka na rin. Yes, ma'am. Katagalan. Mm-hmm. Paano yung tamang pag-trade talaga. So, sir, what was the hardest part of your trading journey po? Ako, ma'am, yung hardest part is yung admittedly, yung oras din, ma'am. Kumbaga, kasi may time extended yung working hours ko. Pero, yun nga din yung kinaganda. Pwede ka mag-trade 24/7. And, nape-pressure lang talaga ako sa graduation, ma'am. Eh. So, may time. Ako po, I admit po, yung checklist, sinusunod ko po siya. Pero may time, kumbaga, para na akong robot, I need to execute this kasi baka hindi ako makagraduate. So, nape-pressure din ako eh. Pero, ang kinaganda, ma'am, napapansin ko kapag sobrang well-rested ka, sobrang yung mind mo, sobrang free, yung iniisip mo lang talaga is yung mag-trade ng Forex, ang ganda nung trades eh. Ang ganda nung result eh. So, yung hardest part lang sa akin talaga kapag na-pressure lang talaga ako sa graduation, ma'am. Yun lang po naman. So, laki talagang effect ng pag-trade talaga yung emotions, eh, no? Talagang correct, isa ng big factor ng pag-trade. Correct, ma'am. Correct. So, sir, ngayon po, how does it feel na finally
Yan. Gag-graduate ka na po sa ating TDSI course. Actually, ma'am, hindi ko siya ina-expect talaga. Kasi as mentioned earlier, yung game ng portfolio ko hindi naman ganun kalakihan. Pero I realize yung natutunan ko dito is yung disiplina na hindi ma-wipe out yung BP ko or yung buying power ko. And as doon sa course kasi paulit-ulit na sinasabi, trading is a journey, ma'am. We are going to win sa mga series of trade. So hindi naman to na parang palakihan ng winnings or 'di ba? It's all about paliitan ng losses. And eto ma'am, I think etong pag-graduate, nagkaroon din ako ng anxiety kasi sabi ko, ay, tapos na, hindi ko na kayo makikita. So, kumbaga, ako ay decided na talaga magstay pa rin sa TDSI program since gusto ko kasi talaga maging part kayo ng trading journey ko. Iba pa rin talaga kapag meron kang kasama habang nagtitrade. And, kumbaga, kinontinue ko yung trading. Kumbaga, ma'am, yes, tapos na po ako sa pagtitrade or tapos na po ako sa course, but I think this is the start or beginning ng trading journey ko, ma'am. So, sir, ngayon, sabi mo nga, graduate ka na, new journey mo na, then you may proof ka na na talagang you can earn dito sa Forex, international market, and talagang effective yung ating course, TDSI course. Will you recommend TDSI sa yung family members, friends, and colleagues? Yes, ma'am. Definitely, yes. But just a disclaimer, we will recommend this. But kung mag-join kayo doon sa course, just make sure na talagang be a sponge. Kumbaga, aralin natin kung anong lahat na ituturo. Kasi kung meron tayong mga old ways na ipipilit natin gawin during your learning process, hindi ka talaga, kumbaga, hindi mo matututunan kung ano yung dapat na, na maibigay ng course, ma'am. So ngayon, sir, ano naman po yung final message mo dun sa mga kapwa mo po ng trader na gusto rin mag-try ng global market? Well, ako for those na talagang matagal na sa trading and gusto magkaroon ng direction yung trading journey nila, TDSI is the best course na pwede po natin kumbaga simulan. Kasi I think trading is like a, kumbaga, para din siyang negosyo eh. So, you really need to invest to yourself eh. Kailangan matutunan mo muna yung basics or yung fundamentals bago ka talaga maging maayos na trader, ma'am. So, thank you so much po, Sir Anthony, sa pag-share niyo po ng experience and journey niyo po inside TDSI course. So, congratulations po, Sir, ulit sa pag-graduate po sa ating TDSI course. We're so proud of you po, sir. And congratulations po ulit. Thank you, sir! Thank you, ma'am! Thank you! Salamat!